Ingon si Pastor Serrano, asal kayo tayo yung paliton? Sa Highway Ipil. Highway Ipil di ka ha, basit parihan yung sasambuang nga, natuwa sa suot niya ko. Tuwag ako sa suot. And ako, tanawa lang, Pastor. Tanawa lang. So, pagkanawin na mga kaisunan, the best niya kanian ko, di nga po mani. Karoon, grabe na ang pagbibilog sa atong dapit mga kaisunan. Praise God! Dilipod niya, may tamang kaisunan niya na sa una po ninyong tabang. Grabe po na atong participation din yung mga kaisunan. So, do it our mission field. Thank you very much sa atong administrator, Pastor Arnold. Unya, ay sa atong mga kaisunan, namatyan pagindi, kamuro hindi. Namatyan. Na kulintihan mga kaisunan. Anyway, nasito lang tanan. And praise God, mga kaisunan, that we are in this hall na ang ginuog yun, mga kaisunan, ang nagpatukod din. O nga ni, ako pa siya, buluhako na pag-abuhako, mga kaisunan, o ubang sa atong tabang, o ubang sa atong pagsuporta, ni akita ka nun, mga kaisunan, ni ini, enhancement sa atong care group, mga kaisunan, care group. Pastor Chavez, salamat po sa ating kaya sa awit kung mabasin na kalimut ko. O sometimes, Pastor Chavez, nag-awit mga kaigsunan, grabe yun ang pagpabinaw sa ating mga kaigsunan. Una-una ko, mag-concert na nga sa Pastor Chavez karoon, kaya nagkuha ko mag-iigsunan ang alawit ko. But anyway, the message is all about ini, shackled by a heavy burden. Kitang tanan na kaigsunan, nakaagi o daghan ng mga pansulay sa kinabuhi. Daghan mga crucible atong leksyon mga kaigsunan. And we praise God. Dili po pinagi sa atong gahong, dili pinagi sa atong kusog. Grasya dihapon sa Ginoo mga kaigsunan. That in spite of these crucibles that has been happening and we've been experiencing each day of our lives, yet, mga kaisunan, God's grace is so great na nagpanayang panyapon kita sa pag-alagad hangtod in panahon na mga kaisunan. Amin, mga kaisunan. Salamat again, Pastor Rosa. Bawniya na akong pamilya, Ikson. Si Charlie at kabagulangan, Dayon Serinal, kaluhali siya Serinal, so si Richard, si Tuan na sa US, Rosa, o si Charlie mo. Apas na po sa kanila sa iyong asawa. Anyway, mga kaisunan, di atong January, first na pag-report diha sa Sambuaga Peninsula Mission, 2011, ining napita isunan, awa ako pa kini, hindi nasama ka 10 years ago, dili sa apat ako, awa ako pa din yung dapit, mga kaisunan. There was a time na dini sa email, na nahihapon kami, alas 9 na, uban sa Kamisis Bacos, niyon, sila taga-Kalinderia pasta. Sir, asa mo pa doon yung Sambuang gami. Sir, hindi na lang yun matulog kung mahina. Alas 9 na. Ba, akong tanawang nilo, 2 hours na mag-ibiyahe pa doon sa Sambuang ga, muabot mag-ibig rason siya. Hindi pa dahil nag-ibig sa mag-ibiyahe. But anyway, first report na mo, Sabado, so, hindi kami dito, kadla, sa gabi pa, sa Bernes. Iabot ni din sa ipil alas 2 sa kadlao ng mga kaigsunan. Padayon, pagbiyahe pa doon sa Sambuanga, kay dito man sa Kawa Church, ang aking schedule. Nag-ibot ko sa akong kaugalingon. Sa 1,000 missionary ko, why kahadlok mga kaigsunan? Kaya sa bumakas mo kay tulad ko, Lord, at this point in time, bintang ako lang. Maambos ko kira ko, pero with my wife and my children. Lord, please spare us. Luwasa kami sa katalagman. And we praise the Lord. Ako nito sa Sambuanga, mga alas 4, mga kaisunan. So, this is Sambuanga. Pagkaling sa travel, ito na ng taga Davao o taga Indi, nikram sa dito ang biyahe, Pastor Rosa. Grabe ang biyahe. Taas kayo ang biyahe, mga kaisunan. So, with that, in spite na ang travel, ito na layo, pero pabalik ng biyahe nila ang mga kaubanan, bumalik biyahe nila sila. Mga kaisunan, Pastor Rosa, bumalik niya kami sila kung pabalitin man. Anyway, we praise God once again. We have crucibles in our life. Daghantang mga trials sa kinabuhi. Apang ginoon, sa iban sa tabang sa ginoon, milahutay kita sa patalagad, mga kaisunan. Integrated evangelism lifestyle. Bumalik na una. Dahil disundan yung sumang bago, in the art,
Unsa nga ito meaning sa NDR? Nurture, discipling, and nurturing. Bakit sa unang, ang ating church is growing and will continue to grow till Jesus comes. Nagtubo o magpadayon hindi pagtubo sa ginusinta kagalina mauni ang atong membership mga kaigsoon. In fact, ang atong notice mo sa South American Carolina na kaigsoon kabinitaan naman sa tabang sa Ginoo. And because the church is growing, hindi po pwede isuon na ang atong mga atong leadership mo static. Nag-grow sa mga kaigsoon. Gusto kami sa atong kurator wala pa marami. Yung department, wala pa ng mga personal ministry sa ilan pa mas kasakahoy na nag-hulo Sabbath services. But eventually, sa pagtubo sa buhat, na-organize ang akong church, ito na na-direct ang mga department. Ang women's ministry, hindi abot sa atong division, ito sa atong union, 1985, o earlier than that. But pagpresenta din sa women's ministry, grabe yung struggle mga kaisunan. Kaya iglesia din yung pamakadawa sa ministry sa kababayan naman. Well, women's ministry, nga naman kayo mga department. Sa notes nito, minaw conference din ako na nagpangulog sa on, na kung yung mabayami, kaya mga elders din yung magpawalin sa mga babae. Hindi magpawalin sa mga kababayan naman, mga kaisunan. Pag alasanay din sa women's ministry. So, nagwalin si Ma'am Kamabay dito sa Iligan, katalaman trabaho sa women's ministry. That time is on. Women's ministry ang layman tanan, women's, mga women's. So, nagharana niyo sa panahon ni Apatios Paswa itong panahon na 1983 to 1985. Mga kaisunan, panaharana na mo sa kadlaon. Suko ang bana. Kwan siya ang armalay. Pagawas ang armalay. Kaya rak-raka na yung tanan dito mga kaisunan. Kaya suko ang bana. Kaya ang asawa na interest mo niya. Kung kamo ang nagharada, niya itong panawa, di kamo maglumbang daga. Ang exon, that is the women's, ang kaiso, mga kaiso. So, pagsukod na gigilani ang Estrador, I know, na hindi ko na naitanong biya ko isang part of our mission field, but hindi hako mga kaiso ng grabe ang buhat ko sa women's ministry. Matupad Mrs. Bacos, Ikson sa union-wide, simultaneous nila na crusade, Ikson. There are now 2,000, more than 2,000 souls baptized by the effort of our women, mga kaisunan. Amen, mga kaisunan. And at this church, we have the Sabbath school. We have the personal ministry. We have the youth, grabe sa lang youth, mga kaisunan, di basta-basta. Katong ilang youth expand, hindi sa basta-basta, mga kaisunan. Daghansad, and I know this mission has participated and naapay ikam mga kaisunan ang itawan din yung lift up. So, pili po basta-basta we cannot undermine or underestimate the effort of our youth. Kaya nga daw matang pa ni Sister Wyatt mga kaisunan sa nagbisita kami dito sa amin ang balay ni Mrs. Pike mga kaisunan din simple home. Unya dito sa sabi ng apo tigulang ng babae ng 83 years old mo rin nagalap naman dito classmates apo ni Mrs. White classmates apo ni Mrs. White so 83 years old nag-spend na kiniang kwarto din si Mrs. White nagsulat sayang na dawat na panalang sa emerungan so yan nabuhin sa books din yung sulat kiniang sulat mo at kiniang kwarto din mo nag-himog mga bisyo ni Mrs. White. Dinin mo na bintana sa pagtanaw ni Mrs. White na ngayon ang tingog magtukod sa litaryong ano nasan ha magtukod sa litaryong karoon iso kinado na yung hospital for cancer patients. Hasta karoon nasan niya ako. Why now is when this church is guided by the spirit of prophecy and of course sulugoon sa ginoon ng Mrs. White. Pulo ang iyong luha, nag-iho siya po na hindi ang heritage sa Adventist, hindi basta-basta. Mga kaisun. Okay, nag-iho pong babae. Last message ni Sister White. Ang last message ni Sister White po ni, remember the youth. Hinundumi ang mga bata. Mga kaisunan, so we have this department, it's growing, we have the family, the children,
children, the women's, the health department, Pakistan, stewardship, the education, Adventist, Muslim religion, AMR, ang ato mission, kususan din yung mga kaisunan. And we have the students, magulang po na institutionalized, Ikson, and all, napatay Adams, Lagi, Ikson, bisan kung saan lang, napatay Timmy's Ministry, isang kumiyapon na ito, this coming year. Ang mga batalong natin, AGM, 12, 13, 14, 15, human sa elementary, muna ang crucial point, stage sa mga batalong mga kaisunan. Discipleship and discipling, and at the same time, reclamation. Pinagkaw na backslide na ganina, na-retain sa church, sabi, present na ni Pastor Labang mga kaisunan, 40% na wala, alright, ang nabilin, 60% kung nabali baka ito. Anyway, asa naman sila mga kaisunan? Alright, this church is good in evangelism. Now, after enhance mga kaisunan, ang care group ministry, kaya these problems can only be solved through care group ministry action. So there's the nurturing, the discipling, and the reclamation. You have the same experience with them. Kung ano na po'y pagsulay sila, naayaw po'y pagsulay. Kung nasa na mga challenges sila, ano na po'y mga challenges. Apan na kay Sunan, praise the Lord, nagpadayo kita sa pag-alala sa Ginoo. Nakihahit na tanisyon ito. Reclamation now is our challenge. Reclamation and reclamation. Kada department sa baskol na ito tuning. So we have the summer school lesson, diba? Ang sa baskol na ako'y discipling, ako'y training. All of these department na ako'y sunan youth, family, so ang youth daan na natin camping, tanan, para ma-nurture ang mga batanan. All this department has the nurturing and has the discipling. Pero, napatay ang organized na trabaho ito sa reclamation. Dato ang habit sa reclamation mga reclamation. Ang atong Sabbath school class, bilit na siya ito ang Sabbath school class, kung hindi, active na lang mga reclamation, nagpisita na kung daon na. Care group classes. Care group classes. Mamanin ang normal na ito sa ating church. Sabbath school classes. Check attendance ang secretary. Or level ba? Tangkulano, present. Tangkulano, present. Cordapio, absent. First Sabbath. Sunod Sabado, Tangkulana, present. Tangkulano, present. Very good. Cordapio, wala absent. Tulog kasabado, upat kasabado, si Cordapio absent, ang pangunana. Unsa may gihimo sa class bahay ng Cordapio. Iksoon ako, ahapong ginabuhan ang sumitik at advance. Walay program o organized program sa pagbisita kanila. Karo iso, usab na. Nga no, kahit ang atong Sabbath school class, bitawan na care group plus bracket school. In other words, pag chika singgans, pagkasama do, organize naman lagi, pagkasama do sa hapon, minsan di absent si Cordapio sa puntag, pangitaon. Nga naman, iksoon ba ka kabalo na si Cordapio ng tinga na? Wala ka kabalo na si Cordapio na ay problema. So, hindi pa rin kung hindi mabisitaan si Cordapio. So far sa akong presentation ka mga iso, mawala si Cordapio. Kung pinaman na Cordapio, mawala sa ating mga church, mga iso. The language of heaven is a language of salvation and redemption. At ang kasama na lang ating iso na, para na iso sa ating mga language of heaven is a language of salvation and
kaya kita diwala pada isu makanan tangga dia yang kerdok dan isu kita semua kerdok kegerinan the father, the son, and the spirit mataran atas sana isu untuk salvation mataran atas sana pakas sana ada yang menerima pakas sana ada yang menerima itu mana ampun disyon because this is the language of heaven. Salvation and retribution. Our God, the agenda of heaven is an agenda of salvation and retribution. Wala agenda sa langit magbuhat ng mansion din sa otos. Wala magbuhat ng agenda ng langit magbuhat ng tunay. So, why mga tunay? Wala, building. That is not the language of heaven and the agenda of heaven. The agenda of heaven is salvation and retribution. Every person needs to know the same two things Mary Sunan because he is lost without Jesus Christ, and that's why that Jesus Christ came to seek and save those who are lost. Ellen G. White has this to say: the church that engages successfully in this work is a happy church. The church that what? Engages successfully in this work. Do you want to be happy? That is the secret of happiness. The church that engages successfully in this work is a happy church. Continue to read. That man or that woman whose soul is drawn out in compassion and love of the hearing. Kung saan na hearing yung soul, sabi mo sa'yo? Nawala. Hearing meaning nitibag ba sa patalaga? Ang babae puno, lalaki kansang kalamang ay sunan na puno sa bugma o sa palukoy, alam na hindi na mawala makaig sunan. Ay natulita na sa bugma o palukoy, who labors to bring them to the foot of the great shepherd is engaged in a blessed work. Sa pagkakulay ng lalaki ay sunan, ang babae ng lalaki o ang iglesia, so to speak, who are engaged, napuno sa bugma, napuno sa kaloy, and who labor to bring him back to the fold, Ixon is engaged in the blessed word. Ixon, now is the EPR time. Now is the retribution time, Manaka Ixon. Let us bring him back to the fold. And oh, what a soul in rapturing thought, that when once it is thus reclaimed, pinagkakalan mga kalimle? Maibigay? Pinagkakalan mga mabali? Exhort mo sa mga, when one singer is thus reclaimed, there is more joy in heaven than over 99 just persons. Pagsunti yan. God, Jesus Christ is willing to die even for one soul. Jesus seeks the lost, the guilty sinner. Makita ni ang Lord John sa Genesis chapter 3, 7-10. Makikisunan, when I say God is graciously seeking Adam and Eve for the sinner, makikisunan now. Because no sinner deserves to be saved. Kahit mo, nanatanan, fully furnished, ang ilang kuyanan. Sa pagkasala nila, muingon po, if I were God, sakto na. I have provided you everything. Is a Ginoo, because the agenda of heaven is an agenda of what? Reclamation and salvation. That God's seeking was gracious in saving the fact that he came looking. Sa versikulo 8 sa kapitulo 3, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and he hid from the Lord among the trees in the garden. 9. But the Lord God called them. God called to the man, where are you? Ikson, grabe ang gugma sa Ginoo. Grabe ang grasya sa Ginoo sa pagpangita sa usama kay Ikson. The moment that kasalat si Adam o si Eva, the moment
Pwede mo nakikita na ito sa sunod tuig. Sa Kedro po ini. Brad, hindi niya ang sisi po dapyo. Sa sunod simana lang kami ng sinta niya. Pero sa Kedro iso, wala na bumutagi. Sa panahon, si Adan at si Iban na kasala, nilitago mo po'y pagpangita sa Ginoong. Grabe, God is gracious. That means, my son, God has valued the loss. That God's seeking was gracious to sin in the manner he gave looking. Sa manner, sa pagpangita, pangita ka sa ato anak, uban sa pasuko, nani bakos, nani binungha, uban sa kasama, panang giripong na daan ng kasama, mga kaisunan, but God know. Wala din sa Ginoo, mga kaisunan. He didn't look for Edom and Eve in angry spirit, yielding at him, oh, iba, nasa naman mo. Nga daas pasuko, mga kaisunan, but no. Look at the manner. All this looking, Adam and Eve in the cool of the day, where are you? Ikaduwa yung sawang na example, na God is very interested of the lost. Sa pagpatay ni Cain, katabi ng mga pagsunan, dami ko ni sa Genesis chapter 4, 9 to 13. Then the Lord says to Cain, where is your brother Abel? Again, ang pangutana mo na binimin sa ito. Ang pangutana mo na sa Ginoo, Cain, yan ang ipatay mo man si Abel. Diba? Sakto na ang pangutana mga kaisunan. Yan ang ipatay mo man si Abel. Pero ang sa Ginoo, dili, where is your brother? Eh, nireply na ang kaisunan si Cain, I don't know. Am I my brother's keeper? Mga kaisunan, dili ang pangutana sa Ginoo, magtong ang Cain. Ipasabot niya na barbabol ang tao, barbabol ang nangawala. In fact, di patay niya sa, si Abin mga kaisunan kay wala silang kahatang o value sa pinabuhi. Sa Living, New Living Translation of the Emperor, I don't know. Am I supposed to keep track of him wherever he goes? Buot ba sa pasabot ba ni Ginoo nga magsunod-sunod po niya, asa sa kalulog, dahil na sa vocation. Agriculturist man na siya. Ako, animal husbandry man. So, amo ba? Yes. So, nag-ingon, ang Diyos, where are you? God was hearing on him and putting him on the spot. How do you expect me to know where he is? So, asa man da is, di ko kamalo. Di ko kamalo kahit naman ang patay. Because God was expecting God to offer a lamb. Kaya ba ba ng panahon sa pag-offer mga kaisunan? Ba, si Kaelison, nali mo siya kaugalingon niya, paagi, dili lang agi, the offer, rundan, offer ni Abel, ay tubag mga kaisunan. Attitude, nga nang imutan manigitin ni Kos, na magbalagay ba yun sa ato na Ison? Mga kaisunan, mauna, maabot ang care group. Nga nung gusto sa Ginoo, it's one to care, take care of his fellow members. Cain had an attitude problem. He had a small regard toward his brother. Toward Cain, in the first place, he had ipatay si Abel. Cain's response to God was one of Cain's indifference. All to go on throughout the whole course of human history. Kung sa pagmamayas, oh, ang response ko naman ni Cain is callous. Nakupla naman siya. Wala na siya, consider siya. Kung niya, kining indifference na ang eksternal is common, gikan kang Cain, hangtod sa human history, niabot sa atong kapanahonan, mga kaeksternal, ang I, the brother's keeper. Ang MDRI kay tungod ipasabot nato ang language sa heaven, the language of salvation, the language of salvation. This is our mission, reclaiming our church members na nanawala. Si Matthew Henry Dagon, when a person is unconcerned in the affairs of others and takes no care when they have opportunity to prevent her, especially in their souls, that person is in effect speaks Cain's language.
Unsa tinahanglan man sa dagit? Salvation and reclamation. Unsa tinahanglan sa dagit? Ang mga barbaros dito, dikain ba kay Sunan? Pamilya mo, bakit Sunan sa atong pagpanguli, ang ating langit sinausap na, ako na po ang nangawala ba kay Sunan? Amin ba, Sunan? Mangita kita sa nangawala, ang ay my brothers dito. Ay, kada tao sa mga kadalay ko, ano na yung mga versikulo? Isa to, pasulawan na maka-memorize sa versikulo ka kanina. Adventista, may man na maka-memorize sa versikulo sa Biblia. Una ka, nainom mo, una ka inom na, hindi makapangita ang tao sa iyong perso. Alright, ang sabi ng mga versikulo na kaisunan. Kaya naman ko na yan na ako ngayon number one sa pastoral kami. Kami ang first pastoral sa Ayas na Kaisunan, 1985 to 1990. Na ay liman mga kaisunan na sugilanon, mga buwan sa ginawa, ang mga sugilanon dito. O niya, na ay pasto dito na, dahil ako liman, memorize halos sa Biblia. Brad, kung maglingkod ka, nag-text mo na. Sa maglingkod ka, nagsisunod sila. Sa maglingkod ka, magiga, basta maglingkod. Nagigda ka na, sa maglakaw ka na, sa maglakaw ka, kumplito verse na kay Sunan, tanan ng Diyo, naa siya ng versikulo. Kaksa problema yung marami. Sa sinito ni Jesus ni mga kay Sunan, misunod ito ang langaw na lago na siya baba. Uli at sinutan na natulog pa niyo niya ang lago mga kay Sunan. So ipamukan na siya ako sa mga versikulo ni mga nabra. Sa to, naipit. Si lima na kaiksunan, pero nakikimagay ko siya bisikulo. Pastor Carlo, bilhin siya na, I was a stranger and you took me in. Ha? Usa ako kastranghiro, kung ipasunod. Bakaiksunan, pag-unod na to sa NDR, reclamation, mingon ang language decay. Ah! Kung di ba bataan ang kaiksunan, pulos man ka neto, di ba? Isigluwas na tao na. Isigluwas na tao. Teksto anak, tekno tekso, morning tekso. Nga di na tama apil-apil sa reclamation. Isulat ko na kay Sunan, kaya ito naman mahalap sa inyo. Romans chapter 14 verse 9. Kung saan ang giingon, each of us will be at account of himself to God. Sakto? Ang matangin sa tunungan na kumutang ko sa mutuwa ngadto sa Ginoo. Si tatay, magkaluwas si nanay, sa ginikanan ay individual ang ating kaluwasan. So, versikulo sa walay pagtagal, versikulo sa Espiritu ni Kee, iyayaman ka kaluwasan mo. Matubang rin ang kaluwas ka sa Gino. Asan ba kita? Salmos. Salmos ba? Romans chapter 14 verse 12. Sa dati ng versikulo na ito na kabisita. Romans 12 verse 12. Hindi ako yun! Hindi ako. Galatians 6 verse 5. Everybody, for each one should carry his own load. Ang matag-usap, mukarga sa kanyang kaugaling mo na karga hulon, ayaw pakarga hablag sister sa inyong problema. Ikaw na magkarga ni Ana. Mula kanong lumabas tayo, eh, pasanti na sa kakay. Naano siya kagahulo, hindi ako ganit ang kapit kagahulo. Pero sa, sige po kung research yung zoon, huwag na may lain, difficulto na ako nakita. Duha na lang, Romans 12, 14 verse 12, Galatians 6 verse 5. Kung hindi mo pa yung paos mo ng zoon na Galatians 6 verse 5, ato ka sa 6 verse 2, ato na sa ako. Alright, carry. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of okay? No, the law of Christ. Magyayunggay ka mo sa kabutat sa usa-usa, kung tumangan ninyo ang kasuguan ni Kristo. Mga Iksoon, naagigay tayo misyon, naagigay tayo bulhato. Ang pagpangita sa nanawala ay kay Jesus.
ba? Bakit sinanong na ang lingwahe sa kerygo? How does God value the lost? Yung sa mga pag-value sa lost, Ikson, sa Ginoo, iyan magpasanggan, may mga biyak kanya na. There were three parables, there are three parables in the scriptures na nag-depend, Ikson, sa interest sa Ginoo sa mga wala. Una, give me one. Unsa man ang parable nga nagpasabot sa Asia? Nebaro siya nawala siya. Una, nga backslider, nag-depend sa mga backslider nato karon. Na ay mga backslider Ikson, nga mibalik og simba, wala mabisitahe sa templo, wala mabisitahe sa tingulan sa iglesia, mibalik pag simba, matingan ko. Nami bago, asa na kagigan, brad? Ada simba, bilili simba ko sa Ikson pa yun, Butuan City, human sa simba, patnak Ikson, kaon, patnak yun, kaon na. Pagkaon Ikson, lalay, lalay, public school teacher, sugod yun sa tubig. Pagsugod yun sa COVID, na malalong na dahil ko, kagdik, hindi basta-basta, kaya dahil na mati, ito pa daw na. Ang aking magulang na babae, na mati ko sa COVID, dito sa ampay yun, kagdik na mati, ito pa daw na. Pilang na mati sa COVID, dito sa mati. Wala, atuwa dito. Mamaya, okay kisa pa, atuwa pa dito. Gamay na dahil ka na mati. Anyway, so, tungkol lagi ni COVID, di ninyong ko nga, Lord, anak, kung naaman lumalik sa pag-alaga ni Mokin si Katuig tungkol ni COVID, ipataas pa sa COVID, Lord ba? I-extend pa niya ako. Sa may inyong gusto nga kayo sa nga, magkampo kong i-extend pa sa COVID. Hasok ka kayo, magbuntang ang Christmas, magbuntang ang fishing, di hasok kayo nga kayo. So, di ba natin trabaho, trabaho mas nurse, o trabaho mas na maniro, mag-ana-ana nga kayo sa nga. Di pa gaya tayo sa mag-ina, kasi ganito ko, brad, naman Christmas. Kasi ganito ka, still, naman Christmas. Bisa ba na ang kasawa nito sa pag-iam, hindi na nakaangkas sa mutok, di pwede. Ba na kasawa, magpapag na mong panong. Ang Pedro Ministry na kaisunan, di lang sa personal, kundi alam sa bulatong sa Ginoo niya sa Iglesia, mutun hapo ang buhat sa Ginoo, mula mo kung dapat na sa mutubo, kundi ang kaisunan, mubalik ang Ginoo sa ating kapanahonan. May gabi ay kanagong karan. Amen.